pala uli si Heirhon Ramirez. Ngayon ay gagawa tayo ng tutorial kung paano makapag-drawing ng accurately at maging kopya gayang-gaya mo yung iyong preference. So guys, ngayon ay gagamit tayo ng app na tawag ay Drawing Grid Maker. Dito ko ilalagay yung screen para makita niyo kung paano gamitin. So una, ang gagawin natin ay pumili tayo ng picture na gagamitin natin para sa ating reference. Ang napili ko is ito si Jimmy ko. Dito sa rows, lalagay nyo ay 16. Tapos ito, itong SU, it means na ay gagawin mo siyang lahat ng ano dito ay rectangle ay magiging box. Ayan. Tapos paglilitan nyo lang yung kung paninipusin nyo yung lines, pindutin nyo itong kulay dilaw na to. Tapos lagay natin ay laging 1 para manipis. Ayan guys. Tapos ayan, isave nyo na lang ito, pindutin nyo. Tap. Ganun lang siya guys gamitin. Napakadali, di ba? So proceed na tayo sa ating tutorial. Dito guys ay mangangailangan kayo ng kung anumang ruler na hanggang 30 cm ang dulo niya. Tapos lightest na pencil niyo. Ang lightest na pencil ko ay 4H. Tapos long vellum board. Ayan guys. Ang una nyo nga palang gagawin guys ay magawa kayo ng border na 9 mm sa dito, tapos dito. 9 mm na borders dito sa top left corner, right corner. Then 1 cm and 3 mm na 3 mm na dito bottom part ng border. Yan guys. Yan guys. Bali ano siya? Bali ang gagawin nating mga squares dito ay saglit na. Tignan niyo yung preference niyo na ginawa. Tapos bibilangin nyo lang yung mga squares na ilagay nyo ron. So dito, dapat ang gagawin nyo para makopya nyo sa long vellum board na papel ay 16 rows dito sa pataas, 16 rows, then 10, ano nga pala to? Basta 10 yung pahiga na ano squares. At kada squares ay nagme-measure na 2 cm. 2 cm lang guys, keep in mind nyo ha. Para gayang-gaya nyo yung grid lines at magaya nyo rin yung mismong preference. Ito guys. So gagawa na tayo ng grid lines. Ang gagamitin nyo ay ito, 2 cm. Sa to lang tayo lagi, di ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sa 20 siya magtatapos kasi 10, which means na 2 times 10 equals 20 nga. Yan, gagawa tayo ng grid dito naman sa bottom part. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, then 20 siya magtatapos. Tapos, yan. Tapos, gagawin nyo,
Guguhitan nyo na siya. Ito. So, ayan guys. Nagawa ko na siya. Tapos, sa rose naman, 2 cm rin yung box niya. So, bali, lalagpas to ng 30 hanggang 32 cm. Ayan guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. Ayan. Ito. 2, 4, saglit. Di pantay. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, then 30. Yan. Tapos, so sobra siya dito guys. Ayan o. Ito, dito na siya. Iuusod nyo lang, diba? Ito, 30. Saglit lang. Yan. Ito. Yan. Diba ito guys, 30. Iuusod nyo lang yung 29 dun sa guhit ng 30. Dito mismo. Iuusod nyo yung 29. Yan. Tapos. Yan. Tapos na yan. Yan guys. Tapos, ganun rin gagawin nyo sa kabilang side. Para pantay yung guhit, pagkakaguhit nyo. Papas forward ko na lang ito. Yan guys, natapos ko na siya. Eto pala guys, dito pala sa baba. Mali pala pagkakasabi ko. Hindi rin pala 1 and gagawin nyo rin pala tong 9 mm thick yung border sa baba. Saglit. Sorry guys, nagkamali rin ako eh. Yan, 9 mm. Mali rin pagkakagawa ko. Yan guys. Para lahat pantay ang squares. Ayun lang guys. Ayun lang kailangan yung gawin. Yan. Papakita ko sa inyo ulit. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 squares na lahat na ay nagme-measure ng 2 cm. Dito rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 squares na parehas rin na 2 cm magme-measure para pantay lahat. Pagkatapos na ito guys, i-sketch nyo na itong, kumwari, ito rin ang ginawa nyo, i-sketch nyo na siya para accurately na yung pagka-drawing nyo, gayang-gaya. Papas forward ko na lang itong sa akin guys. Ito yung kinalabasan guys.
Ito yung reference. Di ba gayang-gaya? Saglit lang. Ayan, guys. Ayun lang po, guys, sa para sa tutorial na to. Ulitin po, guys, mag-subscribe po kayo at hit that bell icon para ma-notify pa kayo sa iba kong video ni upload. Bye-bye!